ganun siya magpatawad sa ating mga kasalanan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos, ano po? Hindi talaga natin kayang tarukin, mga minamahal. At asa po dito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon nilalayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanyang sa kanilang nangatatakot sa kanya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Napakasarap bulay-bulay, mga minamahal, yung talagang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil mga minamahal, talagang nung araw naman ay talagang, tayo naman ay talagang hindi kaibig-ibig eh. Dahil sa mga kasalanan natin nagawa. Pero dahil nga napakalaki ng pag-ibig niya sa buong sanlibutan, mga minamahal, yung pag-ibig niya, mga minamahal kong mga kapatid, talagang grabe. At yan po, mga minamahal kong mga kapatid, ating nadama at ating naramdaman mula nung siya po ay ating tanggapin at paglingkuran. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapit. Pakinggan na rin po natin, mga minamahal. Ubasahin pa rin po natin yung Isaiah 53. Dito po sa 3 hanggang 7 po ito. Isaiah 53, ang talata po ay 3 hanggang 7. Sa iyo po sa aklat ng Isaiah, kabanata 53, sa talata po ay 3. Sa iyo po dito, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bisa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan. Amen. Tuloy po. Sa 4 po. Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Tuloy. Sa 5 po. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya at sa pamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. 7 po hanggang 7. Sa 6 po, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw tayo, ay tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan at ipinisan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Sa ulit pong talata, siya ay napighati, gayon man nang siya ay dinalamhati ay hindi nagbuka ng kaniyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa patayan at na gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kaniya. Kaniya ay pipi gayon may hindi niya binuka ang kaniyang bibig. Grabe, mga minamahal. Kung isipin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, talagang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na dapat tayo po yung nakaranas ng paghamak. Nakaranas tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ng pag-alimura. Dapat tayo hinahampas. Pero ang ating mahal na Diyos, dahil sa pag-ibig niya, siya lahat ang umako nito. Amen. Kung pag-iisipan natin, mga minamahal, talagang grabe ang ating pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang sabi sa 3, mga minamahal, siya hinamak at itinakwil ng mga tao. Naranasan ng Diyos yan. Naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po itakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman ay at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin pinahalagahan siya. Ganito tayo nung araw. Amen. Pinahalagahan ba natin ang Diyos, mga minamahal? Hindi po nung araw. Pero ang Diyos, grabe pagpapahalaga sa atin. At asa po dito, mga minamahal kong mga kapatid, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Naranasan ng Diyos yan. Para lang tayo, mga minamahal kong kapatid, matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung hindi gagawin ng mahal na Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, ito, hindi tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, grabe, mga minamahal, sa akin, sa inyo, sa ating lahat, sa mga nakikinig, mga minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos napakalaki.
Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, lahat ng ating mga kasalanan inako ng Diyos. Amen. At ang sabi ito, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mga minamahal kong mga kapatid, ulitin ko po yung sinabi ko nung Sunday. Yung grabing pag-ibig ng Diyos sa tao. Mga minamahal kong kapatid, isa pong yung, di ba yung kwento, sabi doon, sa isang kaharian, ang sabi ng isang matuwid na hari, dito sa aking kaharian, sa loob ng aking kaharian, lahat na magkakasala ay parusaha. Yun ang sabi niya. Subalit ang sabi ng isang kawal, mga minamahal kong mga kapatid, mahal na hari, meron po nagkasala sa loob ng kaharian. Ano po ba dapat natin gawin? Ang sabi ng matuwid na hari, kinakailangan siya iparusahan. So, balit ang sabi ng kawal, yun nga po ang problema, mahal na hari, sapagkat ang nagkasala ay ang iyong ina. Ang iyong ina nagkasala. So, balit ang sabi ng hari, parusahan. Sumunod, mga minamahal kong kapatid, yung mga kawal at ito pong kanyang ina ay dinala na doon sa bulwagan. At ito po ay tatali na po doon, mga minamahal kong kapatid, sa isang poste, sapagkat yun po ang kaugalian na kinakailangan paparusahan at ahampasin ng panghampas. Yun po ang kaparusahan. Mga minamahal kong mga kapatid, habang itong kanyang ina, sapagkat itong kanyang ina nahuli ng pagnanakaw, nagnakaw. Habang itong kanyang ina ay tatanggalan na po ng damit, sabi nung hari, sandali lang, sabi nung hari. Ang ginawa nung hari, inalis niya yung kanyang corona, inalis niya yung kanyang balabal, at niyakap niya yung kanyang ina. Pagyakap doon sa kanyang ina, mga minamahal, sabi niya doon sa mga kawal, sige, paluin niyo na ang aking ina. Sa bawat paghampas, doon sa kanyang ina, mga minamahal, siya po ang sumasalo ng hampas at parusa. At habang hinahampas, mga minamahal, yung kanyang katawan ay lumalatay yung panghampas na ginagamit doon sa kanyang mahalay na. Lahat ng hampas ay siya po, mga minamahal, kumabati ang tumatanggap. Kung isipin natin, mga minamahal, totoo ang Biblia. Alam niyo po ba, mga minamahal, kung sino po yung ina? Tayo po yun. Habang ang Diyos, mga minamahal, dapat tayong mga tao ang tumatanggap ng parusa at hampas sapagkat tayo nagkasala, yakap-yakap tayo ng mahal na Diyos. Yung hari, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Payso Kristo. Na habang siya po, mga minamahal, pinaparusahan o kumbaga yung parusa na dapat sa atin, pero siya po ang sumalo ng lahat ng ito. Yakap-yakap niya tayo, mga minamahal, habang hinahampas ng panghampas. Ang sabi ng balakasulatan, mga minamahal, yung karamdaman natin dinala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil po dun sa mga latay ng mahal na Diyos, tayo po ay nagsigaling. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang tanong, mga minamahal, paano naman natin mapapakita ang pag-ibig natin sa Diyos? Ito po ang tanong. Purihin ang ating mahal na Diyos, mga minamahal, at basahin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang unang Juan 4:20 hanggang 21. Unang Juan 4:20 hanggang 21. Sabi po dito, sa 4, sa talata po ay 20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Sa talata pong 21, ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kaniyang kapatid.
Mga minamahal, ang tanong ko, paano ba natin may mapakita yung pag-ibig naman natin sa Diyos? Kasi ang Diyos, grabe yung pag-ibig sa atin at pinatunayan ng mahal na Panginoon. Paano naman natin, mga minamahal, may mapakita yung pag-ibig natin sa Diyos? Ang sabi po dito, mga minamahal, ulitin po natin yung pagbasa. Ang sabi po dito, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong maiibig niya siya? Paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? Amen. Ang sabi po dito, mga minamahalan, napakaliwanag po. Umpisahan mo muna sa kapatid mo. Umpisahan mo muna doon sa mga nakikita mo. Umpisahan mo muna doon sa mga kasama mo. Umpisahan mo muna, mga minamahal, doon sa kapwa mo. Pag yung kapwa mo ay naibig mo din ang Panginoon. Simple lang. May mga nagsasabi, mga minamahal, kapag nakita ko ang mahal na Diyos, ay talaga ipaghahanda ko ng litsyon niya. Pahihigain ko sa napakalambot na kama. Bibigyan ko ng isang napakagandang kwarto. Bibigyan ko talaga ng isang talagang yung kwarto ay mayroon pang aircon. Pakakainin ko talaga ng masasarap na pagkain ng Panginoon. May mga nagsasabing ganyan, hindi na kailangan. Pag ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Maliwanag ho yan. Pero kung sa kapwa natin, mga minamahal kumapat, ito po hindi natin magawa, paano sasabihin natin iniibig natin ng Diyos? Kaya mga minamahal, simple lang, paano may papakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Dapat mauuna yan. Ibigin mo ang kapwa mo.